Good evening. Let's have our stock review. Today is July 24, 2020. So let's start with the PSE. So let's do a recap first. So last time we were saying na ito po, itong move na to, it might create a meron kang high dito, high, low, and another low. Yun eh, kung ma-break po itong ating colored line na itong level na ito, which is around 5.9 or around 5.9 to 6, no? So, kung isusum in natin yan. So, ito po. And also, yung ating isang moving average na color green is above na siya ng kandila natin, no? So, hindi na siya nag-hold. But, ang good thing lang is nag-hold pa itong ating colored box. So, once na ito is ma-break, we might see the 5770 level or 5.8. Then, if worst case scenario, we might see the 5.6 level kung ma-break pa po itong 5.7. So, magkakaroon na po tayo ng downtrend, no? So, meron ka ng high, lower high, lower high, low, lower low, lower low. So, yun po yung ayaw nating makita sa ating market ngayon. So, hopefully, gumanda po ang galaw niya. Hopefully also, mag-hold itong color box natin. Tapos, gumawa po siya ng another rally to 6.1 level. Kahit mag-bounce po siya ng konti, then go sideways tayo. Mas maganda na po yun kaysa sa makita pa natin itong 5.7 level. Okay? So, yeah. Medyo pangit po ang galaw ng market. Hindi lang naman po ang Philippine market, no, pati ang global, eh. Medyo yung ibang bansa is nahihirapan din po, no? And also, if we put some more details to it, ito po yan, no? So, we might see this drop. So, sakto po sa ating 5770 level. So, kaya po sana is lumakas siya this coming week para po magkaroon po ng reversal dito sa magkaroon ng breakout sa 6.1, then mag-retrace, then create a new high na magkakaroon ng resistance dito sa around 6.4 level. So, mas maganda na po itong scenario na to ang mangyari kaysa ito pong pagbaba ang mangyari. Okay? Now, let's move to our stock, GMA7. So, recap lang tayo. So, hindi niya na-hit yung target natin na 898 or almost 9 peso, no? But, that's still a good gain, no? Yung nakaraan, that is around 40%. Okay? So, tanggalin na muna natin yan. Tanggalin na natin to. Now, currently si GMA is nakaupo sa ating 547 level, which is good. So, nag-bounce siya dito, umangat siya doon. Palitan natin ang kulay. That is around 7-8%, no? Not bad. So, ganun din po ang possible scenario natin ngayon. Pag nag-hold yan, pwede nyong iba to dito sa 5.91. Or, kung mag-overshoot, pwede po around sa 6 peso, no? Medyo ingat lang po tayo kay, anong tawag dito? Kay GMA. Kasi, pwede rin pong bumaba pa yan hanggang 5.14. So, magkakaroon po ng formation na ganyan. Yan. So, yan po yung ayaw nating makita kay GMA. So far, okay pa naman ang galaw niya. So, mas maganda nga kung mag-build muna siya ng support dito around this level before it create, and then you might sell it at 646 level, which is around 17%. Yan po ang ano natin ngayon. Kung kukuha rin kayo kay GMA dyan, just have a tight cut loss, which is around, let's say, around 4%. So ito po yung possible gain nyo na 8%, and your cut loss is around 4%. So, okay pa rin po ang ating risk reward. Then, if paboran tayo ng market,
kung ma-hit natin itong 6-4-6 level, that is around 17% gain. Okay po. So, save natin yan for our next review. FNI and nickel, no? So, medyo may paggalaw. So, ito is yung dati natin buy at the breakout. So, I think pwede na natin purahin ito, no? Ay, ayaw niya. Yan po. Ayun. Purahin ko na po ito. Tapos, ito po yung ating target last time. Itong 49 level, no? Yet, hindi niya na-hit. Hanggang dito lang po yan sa 35, which is not bad, no? Na hindi naman masamang gain yan. So, ito pa rin yung cut loss natin if kumuha kayo sa baba. Okay? Minug ko lang po. Now, we might see the nickel kung luloobin. We might see the nickel hit this level. Itong ating around 120. That is around, from the current price, that is around 14% kung luloobin. Ngayon, kung doon po kayo kukuha, itong level na to, kung dito kayo kukuha, okay, dapat magkaroon din po kayo ng strict cut loss, that is around 4 to 5%. So, gawin na natin 5%. Okay. Yan. So, yun po yung magiging ano nyo. Tight cut loss, kasi tight. Kung papasok pa lang kayo kay, anong tawag dito? FNI, no? Lagyan natin ng markings para hindi tayo masyadong ano, next review. Yan. Okay? So, mataas pa rin po yung reward nyo. Pero, pag dito kayo kukuha, dito sa midline na to, medyo magiging tight po kasi yung cut loss natin. If not po kasi, mas malaki po yan, ang impact na yan kung dito kayo magbebenta. Around 11%. So, hindi na po siya worth it, no? Kaya, dito po tayo magka-cut, if ever, kung bumalik sa around 1 peso si FNI, yun eh, kung papasok pa lang kayo dito. So, kung papasok kayo or nag-EOD kayo kanina, which is 1.06, you might have a cut loss at 1 peso level. Okay po? And, if you would notice also, itong closing candle natin, no? Ang laki ng wick. Laki ng mga wick yan, no? So, parang mayroon po siyang pattern. So, pag nagkakaroon tayo ng closing na ganyan, nagkakaroon po ng pagbaba. So, yun po yung ayaw nating makita. Kaya, we should have or put some cut loss around 1 peso level. Okay? Tapos, nickel. Excuse me. So, ito yung bounce area natin dati. Risky. Siguro, pwede na natin burahin yan, no? Nag-materialize na yan. Ito, nag-materialize na rin, 19%. Ito namang ating 26%. Hindi niya inabot yung 26, pero inabot niya is 23, which is not bad, no? So, buray na natin yan. Ito naman yung latest natin, last review. Kukuha tayo dito, ibabato natin dito sa around 238, which is 14%. Yet, hindi niya inabutan yung max natin, but still a good gain, which is around, yung kanina, highest point niya is 13%. So, malapit na rin po siya sa ating initial TP na 14%, no? So, sa mga kumita po, congratulations! Pakapi naman tayo dyan and everything! Okay? So, ano ang possible na play natin ngayon kay, ano tawag dito? Kay Nickel. So, parang tingin ko medyo magkakaroon ng pullback itong si Nickel. Especially yung closing candle niya, no? Nag-doji siya. Tapos, ang laki ng wick sa taas. Kung sanang inverted po yan, baliktad. So, medyo okay pa tayo. Pero kasi, ang wick niya is on the upside siya. So, nagkaroon po ng bentahan talaga dyan, no? So, kaya medyo alangan tayo. Parang ito at parang ito. Pero syempre, nobody knows. So, kung ako po sa inyo, mag-abang po kayo this level uli. Ito, itong level natin sa around 208, 210. Para pag makakuha kayo dyan, ibabato nyo ulit dito yan, around 238, which is another 14%. Okay po. Yun eh, kung hopefully, mag-retrace siya, no? Kasi, medyo tingin natin is nag-overshoot tong si Nickel, eh, no?
Although, kung lalagyan po natin ng trend, yan. Let's see. Yan. So nag-overshoot na talaga siya, no? Tignan nyo po mula dito. So, nag-overshoot na tayo. So, we might see some retrace as mentioned. So, around this level, itong colored box natin. So, hopefully, magkaroon lang po ng retrace dyan, no? And then, after the retrace, pag nagkaroon ng bounce, ibabato nyo dito yan. Okay po. So, yan yung magiging play natin kay Nickel. Ngayon, pag kumuha kayo dito sa box, ang cut loss nyo po is around this 570. Yan na po yung cut loss natin, no? So, kung makakuha kayo dito banda, tapos ibabato nyo sa 238, meron ko yung at least 14%. Then, your cut loss will be around 5.70% from the entry level on this side. Okay po. So, save natin yan, no? Para sa next week review. Green. Okay. Si green, so... recap tayo, nabasag itong trend natin dito tsaka yung line. So, exit tayo dyan, di ba? And then, last time sinabi natin, kung makakakuha kayo po dito, reviewin lang natin uli. Ito, kita nyo to, 15%. So, na-hit po yung target na 15% natin, no? That is buying from this level around 156, then selling it around 182. So, sa mga kumita po, congratulations sa inyo, no? So, now, we are bound for some retrace, no? Ito yung nangyayari. Kung ever bumalik siya uli dito sa 156, so, ibabato uli natin dito yan sa 182. Pero, ang ayaw, or, hindi naman sa ayaw, pero ang ayaw, or nakikita lang natin kayo kay, anong tawag dito, green is, nagkaroon po ng resistance just sa trend na yan, no? So, nagkaroon ng strong resistance sa trend na yan. So, buray na po muna natin ito. Kaya po, posible na magkaroon ng retrace ito. Kung hindi niya man abutan itong 156, magkakaroon po tayo ng retrace around 166 level, which is ganoon natin. Ayan. So, ito po yung nakikita nating scenario ngayon. So, imumove ko lang po dito, ha? Okay. So, ito, buray na muna natin ito. At ito, buray na muna natin. So, yun po yung mga scenario na pwede nating makita kay green. So, lalagyan po natin ng marking yan for our view. So, magkakaroon ng possible bounce. Ulit. Possible bounce. Okay. So, yan po yung aabangan natin this coming week. So, hopefully, magkaroon po ng bounce. At pag nagkaroon naman ng bounce dyan, dito nyo naman po ibabato yan. Meron kang 8 dito or pwede nyo pong isagad yan dito, which is around 14%. So, yan po yung mga possible scenario natin kay green. Okay? SSP. Sorry po, medyo sinisipon tayo. So, si SSP, as mentioned din, so, nag-aabang tayo dito sa 110 level, no? Itong 110 level na yan. So, if ever naman magkaroon ng breakout sa colored box, which is around 131, dito po natin ibabato yan sa 154, which is around 16%. So, wala pa pong breakout. So, ang magandang gawin po is maghintay tayo kay SSP na bigyan tayo ng magandang entry level. Kasi, meron kang high dito, meron kang high doon. So, possible po it is another high and mag-create po ng low dito sa area na to. So, kaya nag-aabong po tayo dito malapit sa ating colored box or around 110 level. Okay? Pero sa current price niya, wala pa po tayong entry kasi medyo tight po. Pag nag-entry kayo dito at mauntong dyan, so mas malaki po yung risk nyo kesa sa reward. Okay? So, your reward would be around, let's see, dito ko na lang kumuha, 6. Pero yung risk mo naman, malaki, which is around 15%. So, baliktad. So, ayaw natin. Kaya maghihintay po tayo or ilagay lang muna natin si SSP sa watchlist. Then, hopefully, is dumikit siya malapit dito sa level na to. Then, ibabato yan dito sa around 131 or pagka
magkaroon ng breakout dito, dito nyo naman po ibaba ito sa 154, which is around 16%. Next is MEG. So, si MEG, so, ito, yung kagaya na sinabi natin, no? So, ito yung mga nakaraan, hopefully magkaroon ng breakout dito, at pag nagkaroon ng breakout around this area, ibabato po natin sa 3.60, which is around 12%. So, currently, nasa ating mga trend pa siya, so wala pang breakout, and also, ito po yung cut loss natin, paalala lang natin, that is around 293, which is kung nag-entry po tayo dito as a plan, ito po, ito yung plan entry, siguro palitan natin ang kulay ito. Alam po ah, palitan ko ng green. Yun. So, ito yung entry natin. So, tinamaan po niya yung entry, no? Yan, which is ito, ito, yan. So, kung nag-entry ka dito, ito, same pa rin po yung cut loss natin, which is around 293, okay? Tapos, ibabato natin yan. So, yung nakakuha dito, kung binato, ibabato nyo dito yan sa 321, meron po kayong 6%. Pero, ang cut loss nyo is around 2%. So, which is okay pa rin, pero medyo maliit lang, no? 6%. Ngayon, kung makakuha kayo dyan at mabato nyo naman all the way dito sa taas, meron kayong 19%. Okay? So, babalik ko to dito. Tapos, linisin natin. Tapos, i-save natin. Para mabalikan natin next week review. Okay? So, yan po yung plan natin ngayon kay Meg. Excuse me. Dito. So, kay dito, ito po yung una natin dati, no? So, bago yan, nagganyan tayo dito. Sabi natin, possible bounce. So, nagkaroon po ng bounce. So, may mga kumita dito, no? This is around 17-18%. So, congratulations. But, as mentioned also, last time, kung magkaroon lang breakout dito sa box natin, mag-aabong po tayo sa 237. Okay, so, i-move ko lang po itong ating yun, percentage, ha? So, now, kung namang magkaroon ng breakout, dapat po mag-breakout muna siya dyan. Pag nag-breakout siya, dito kayo kukuha, ibabato nyo naman po yan around this level. So, kung makakuha kayo dito at magka-breakout yan, ito po yung ano nyo, initial TP nyo, 11%, and another TP, which is around 20%. Okay po. So, maghihintay tayo ng magandang setup bago natin pasukan muna itong si dito. Kasi kagaya din ng mga previous explanation natin, so nasa downtrend tayo ngayon, no? Clearly nasa downtrend siya. So, and also, hindi nag-hold itong dalawang support natin dito at itong colored box natin. So, hopefully, hindi naman siya bumaba pa sa 237. Pero, if ever bumaba siya sa 237, pwede tayong sumalo dyan. Tapos, ibabato natin sa around 272, which is around 15% gain. So, this kind of market with a 15% gain is not bad po, no? So, lalo na sabi nga nila papalapit na tayo sa ghost month. At next year pa naman po, talagang magiging full operationalized itong si dito. So, we still have time to, you know, accumulate and buy shares. Kaya wag tayong magmadali. Next, MM. Excuse me. So, si MM. So, ito mga yung mga linya natin dati. So, sabi natin, pag nagkakaroon ng breakdown dyan, yung susunod na linya yung sasalo. So, sinalo siya ng 2.04 natin. So, ang lowest niya is 197 or 198, 197, no? So, not bad. So, yung mga sumalo dito sa ating entry na 204, meron na po kayong 15% gain. So, congratulations. Pero, ang TP natin talaga dyan is kung nakakuha kayo dito, ibabato natin sa 251. Hopefully po, next week is abutan niya. So, meron a total of 23%. So, meron pa tayong pwedeng mahabol na around 6-7%. So, not bad, no? Doon sa mga nag-EOD, ito lang yung medyo critical sa inyo. Baka mautog dyan.
Pero yung mga kumuha dito around this level, so malaki na po yung gain nyo, no? Around 15% na. So, yep. Congratulations sa mga kumita. Save natin yan. Eh, also pala, kung namang bumaba yan, so, syempre, cut loss natin. This is around 7% cut loss. Okay? Excuse. Now, ito naman si Now. So, si Now, na-hit yung cut loss natin, no? So, dapat naka-exit tayo dito nung Thursday pa lang. Not even Thursday, or even today, kanina. So, na-hit niya yung cut loss. Kung intraday kayo nag-cut, but kung hinintay nyo matapos yung kandila, so, nasa game pa rin kayo, no? Pero para sa atin, kung nag-cut kayo dyan, okay lang din. Pwede naman natin pasukan uli, di ba? Now, since na-hit yung cut loss natin, ito po yung medyo ayaw natin kay Now, no? So, meron kang high dito, meron kang high doon, meron kang low dito, meron kang low dito. So, yan po. So, hopefully, magkaroon ng short swing up dito. Pero pag nauntog po siya sa 196, possible na dumiretso po yan dito sa 166. So, ingat-ingat po tayo ngayon kay Now, no? Lalo na is, yun nga, medyo pangit ang market, no? So, pero kung gusto nyo talaga si Now, at just to be safe, ika nga nila is, bumalik siya dito sa color box, sumampa siya dito around 196, tapos ibabato nyo po uli yan dito sa 229, which is around 17%. Okay? Kung conservative tayo, no, or medyo conservative tayo, kukuha po tayo dito sa breakout ng ating colored box. If not, abangan na po natin dito yan sa 166 o dito sa ating colored box na ito. Okay? Next, ITC. Excuse me. So, possible bounce yung sinabi natin. So, nag-bounce siya. That is, previewin lang natin ng konti. That's around 12%, no? But now, kung kumuha kayo dito, ito pa, move ko lang. Kung kumuha kayo dyan, ibabato natin dito yan, di ba? Pero hindi, hanggang dito lang siya. And now, nabasag na po itong ating colored box. And hopefully, nakapag-cut na po kayo dyan. So, hindi pala natin na-save yung cut points natin, no? Anyway, so, hopefully, nakapag-cut na kayo dyan or naka-exit na. So, anong abangan natin kay IDC? So, mas maganda po sana kay IDC ngayon is, magkaroon siya ng ganito, U-shape, mag-consolidate dito sa around 160 level, mag-U-shape, before it hit this 189. That is, kung mangyari po yon, that is around 18%, no? So, buburin ko na muna ito, at saka ito. So, ito po yung gusto natin mangyari. So, I think, drawingan natin ang iba. Wala bang ellipse to? Ito po ah. So, arc. So, ito yung gusto natin baliktad pala. Ito po. Ayan. So, ito yung gusto natin mangyari kay IDC. Palitan natin ng black, tsaka kapalan natin ng konti. Yan. So, yan po yung gusto natin mangyari kay IDC, no? So, hopefully, mag-scoop siya dyan. Gumawa na siya ng support, then bumalik dito. Okay? So, isi-save natin yan. So, pwede natin extend ng konti dito yan. Yan. Pause yun. Okay, save natin. But anything below 160 is our cut loss. Okay? Anything below 160 is our cut loss. Tingnan natin. Pwede tayo mag-cut loss around this area. So, around 4% cut loss from this 160. Okay? So, yan. Yan na natin. Save natin yan. Yan. Okay po. So, hintay-hintay muna tayo ng magandang play kay IDC. So for now, ano lang po natin? Watch mode tayo kay IDC. Next, Annie.
eto si Ani, no, nag-shoot up. So i-review natin. So sabi natin dito, kukuha tayo dito sa level na to, ibabato natin sa 863, which is ito. So that is around 14%. Ang nangyari, nag-shoot up pa siya, no, nag-shoot up pa siya, nag-break dito sa ating colored box, tapos binalik, no, binalik dito sa entry, no. Okay, so yung mga kumita, around 14%, so congratulations, so tanggalin na natin yan. Now, kung if ever is bumalik uli si Ani dito sa level na to, mas maganda, makakuha tayo as close as the colored box. So kung makakuha tayo dito, malapit sa colored box, ibabato natin sa 863 uli. That is around 23%. Excuse me. Okay pa. So, yun. So, ang cut loss natin nun is sa baba. So, may disclosure kasi itong si Ani, no? Kailan ba yung disclosure niya? That is, material for 2 days ago, no? Substantial acquisition. So, nagkaroon na shoot up. Tapos, yun, nagkabentahan din. So, malaki po kasi yung gain dito, eh, no? Kagaya ng sinabi natin, kung nakakuha dito, that's around 14%. So, not bad, di ba? For a 2-3-day holding, may 14% kagad. So, not bad. Save natin yan. ABS, eto. So, may mga sumalo kanina. Dahil natin. So, may sumalo sa opening. So, binato agad. So, meron tayong kilala. Tumita ng around 40 plus thousand. Kung nabato niya agad yun, nabenta niya is around 80,000 sana yung kinita niya. So, around 5%. Anyways, so, yung unang flooring niya is ito. Itong ating 1048. Tapos, although hindi siya flooring, nag-aabang tayo sa 636 level, no? 6.36. And last is around 494 or around 5 peso. So, para po sa akin is hindi sa panahon na sa current situation ni ABS, hindi siya worth it sugalan pa in a way. Although may mga bounce po yan, no? Mga technical bounce, hindi mawawala yan. Malalaking technical bounce yan, 5 to 10% bounce. Kung kaya nyo sabayan yun, okay lang. Pero kung gusto nyo maging investor, wag na muna. Marami namang ibang stocks na pwedeng tayaan. Kasi, alam naman natin, reject yung kanilang renewal, and so far sa nababasa natin at nakikita natin sa mga balita and even on social media is medyo ano po yung government, no, regarding sa ABS. So at saka yung sentiment ng tao, so tingin ko babaksak pa tong si ABS around 2 peso. Tapos, kung bumaksak si ABS ng around 1 to 2 peso, let's say, kuwita natin, sa around 1 to 2 peso, yan. Pag bumaksak dyan, tapos, pwede kayong kumuha, tapos patulugin nyo lang. Like, maybe after election or after term ni Duterte is, alam nyo, mag-apply uli si ABS at magkaroon ng franchise renewal. Yun eh, advice ko lang naman kung may extra fund kayo, kung pumunta sa around 2 peso to 1 peso, so kuha kayo dyan, tapos ayahan nyo lang, patulugin nyo lang yung pera nyo, then eventually malay nyo mag-shoot up uli yan. Okay? Pero so far, kung trade-trade lang, kung hindi nyo kayang sabayan or mabantayan tong stock na to, lalo na sa mga technical bounce, wag na muna kayong mag-trade. Unless magpakita ng magandang kandila, sign of strength like this, or ito, mga ganyan, yan, pwede nating i-watchlist. Kunwari, nag-bounce dito sa 6.36, tapos nagkaroon ng mini conso na or sideways na ganyan, pwede nyong ibato dito yan. Okay? Next, web. Excuse me. So, si Web, tanggalin ko na muna itong trend line na. And also, this one, so, na-hit yung ating TP, no? 12%. Ayun. So, na-hit to.
Although hindi siya bumaba lang todo-todo dito, hanggang dito lang. So that is around 10%, not bad, no? Etong isang kandila na to ng Thursday, 12%, not bad. So now, anong maganda kay Web? Kung makakuha kayo dyan, kuha lang kayo around this colored box, yan. So okay pa tayo dyan. So pag naman po, nabasag yan, ang cut loss nyo, let's see. Kung makakuha kayo dito, ang cut loss nyo is around, yeah, around 5 to 6%. Tapos ang reward nyo is around 14%, not bad, no? Yun po yung cut loss natin. Pag na-hit po yung cut loss na yan, hopefully 5 candles. Pero kung abutan man, let's say, pwede dito yan sa 150. Yan. So around 150 level. Abangan nyo yan kung mabasag po itong 180 o itong colored box natin na ito. Pero kung dito kayo makakuha, cut loss na po kayo sa around 169 or 170. Okay? Di ko sure eh. Parang may nabasa ako. August yata or September, magbubukas ulit yung mga, alam niya na, kasino na yan. So, hopefully magkaroon na ng paggalaw. Okay po. Next, MB. Ayun, si MB, no? So, kung may extra funds kayo at willing kayong magpaipit, pwede nyong tayaan tong si MB. Kasi medyo trader po na stocks tong si MB, no? What do we mean? May mga spike yan. Usually, on the second day, bumabaksak yan, no? Yan, no? May mga spike po yan, no? So, ano ang aabangan natin kay MB? Lalo na ngayon, basura play, pwedeng paggalawin ulit to. Kung gusto nyo talaga kay MB, kuha ka lang kayo dito around, yan, yung box na yan, kuha kayo dyan. Tapos, extra pera lang ha, or lagyan nyo lang ng maliit, para at least kung lumipad yan, is makasakay kayo. Like ito, yung last move niya, mula dito. Ito, ceiling. Tapos, nakakuha ka dito mula doon, 100%. O, lagyan nyo ng 10,000, 20,000 yan. Pero, willing kayong matulog yung pera nyo. Yun lang, ha? Willing kayong matulog. Pero, kung ganun, maka 100% naman kayo, 20,000, eh, 20,000 gain pa rin. Diba? Pero, kung matulog yan, or lagyan nyo ng 100K, 1M, parang hindi siya worth it para sa atin. Okay, basura play lang po ito, ang ating MB na to. At kung hindi kayo sanay sa mga ganitong play, huwag nyo nang pasukan. Maiipit lang po kayo. Ang maganda lang sa ganito is kung masakyan nyo sa first day ng rally. Tapos sa second day, ang bentahan. Tulad nito, first day, second day, yan. Pero kung sa second day pa lang kayo kukuha, huwag na. Like ito, first day, ito. Second day, bentahan. Di ba? So, yun. Basura play po yan, no? Mac. Excuse me. So, tanggalin na natin yan. So, ito yung ating plan last time. So, tanggalin ko na rin to. Ito, na-hit na yung, ano tawag dito? TP dito. Puray na natin. Now, dito. So, ito yung abi natin pag nabasag yung color box natin. Aabang tayo sa 502. Tapos ibabato natin dito sa taas, which is around 15%. So, na-hit naman yung TP natin at na-hit naman din yung cut loss, entry point. So, congratulations po sa mga kumita, no? 15%. Maganda lang din naman ngayon kay Mac is meron siyang 20% dividend, no? Stock dividends po, no? So, 20%. So, kung meron kayong, let's say, 1,000 shares, so, bibigyan kayo ng 200 shares. So, tayo mismo ng current price, let's say, 5 peso. So, may kita na agad kayo ng 1,000. Diba? So, may kita agad kayo ng 1,000. Yun ay kung gusto nyo ilaruin itong dividend na play na to. Okay po. Ngayon, kung mabasag itong 502 na to, aabangan na po natin yan dito sa around 450 level.
or worse is around 4 peso level. So babantayin po natin itong level na to. Critical po yan, itong 5 peso level. So hopefully mag-hold po yan. So kung mag-hold yan at umangat uli dito, so ibabato nyo po uli dito yan, that is 15% gain. Okay? Aba, excuse me. So, review lang natin. Ito yung dating entry natin, no? So, na-hit na to dito. Tanggalin na natin. Cut loss natin, same pa rin. I-move ko lang to dito. Yan. Sabi natin, dati kung gusto nyong kumuha dito, ito ah, i-move ko lang. Pagkakuha mo dyan, ibabato nyo dito 13%. So, hindi niya inabot yon, 5% lang yung inabot. So, move na natin yan. Now, so currently si Aba, nasa support siya, so which is good, no? Ang dami niyang support yan, no? Ayan, no? So, mas malaki po yung reward kesa sa risk. So, kung makakuha kayo dito, accumulate kayo, ibabato nyo dito sa 56 level, which is around 22%. Kung mabasag po yan, dito na po kayo magka-cut loss, which is around 0.4455. Okay? Naglabas to ng disclosure eh. Parang ang sinasabi is magiging regular yung pagbibigay nila ng dividend. Yan, check po natin. So, sabi dito, saan na ba yan? Parang hindi ito yung disclosure ah. Wait lang po ha, tingnan natin. So, 15 days. Wait. Ito ba? Ito ba yun? Wait lang po ha. Tingnan natin. Magiging regular dividend paying na itong si Aba eh. Although, hindi pa siya nagbayad ng dividend dito. So, hindi pa niya binayaran yan. So, hopefully, bayaran niya muna yan bago siya magbigay ng dividend ulit. Okay? Sige. So, anyway, balik tayo dito. So, kung mabasag po yan, cut loss kayo, tapos aabang tayo sa around 0.40 level. At kung makakuha naman kayo dito sa 0.40, ibabato nyo naman po yan dito, which is around 14%. MBT. Ayun, si MBT, tanggalin na muna natin to. So, ito, tanggalin na muna natin. Dito tayo. So, ito po ah. I-move ko lang. So, ito, na-hit to, no? Na-hit yung TP. Around 4%. Pero tight lang. Sabi natin dati, tight. So, that's why, mas gusto natin maiba to yan sa 42 para around 18% tayo. Ang maganda rin kay MBT ngayon is nag-hold itong ating colored box, which is quite good, no? So, pag nakakuha kayo dyan, kung ibato nyo uli dito sa 37, 4% lang. So, might as well, i-hold nyo na muna or ibato nyo dito, which is, kung ayaw nyo sa 4%, this is around 12%. Yan, dyan ang batuhan dyan. Tapos, ang cut loss po natin is around 3%. Okay? So, currently, okay pa si MBT. Nasa support level pa siya. At medyo down naman po talaga mga bangko ngayon. Although maganda yung earnings niya ng 2019. SECB. So, si SECB, ito yung ating inaabangan dati. Kukuha tayo sa baba, ibabato natin sa taas. Pero hindi niya inaabutan, dito lang siya umabot, around 16%. No? Then, extend na po muna natin ang ating colored box. Ngayon, currently, si SECB is sumilip sa baba ng colored box. So, ayaw natin sana mangyari ang ganyan. No? So, kung sumilip dyan, abangan po natin si SECB sa 91 peso. Pag nakakuha kayo sa 91 peso, ibabato nyo naman po dito yan. Around 99, which is around 8%. So, yun po yung nakikita natin kay, kay SECB, no? Baka po kasi mas lumalim pa yan eh. So, hanggang sa 91 po, dyan tayo mag-aabang. Anything na
break down sa 91, exit all your position na, which is around this. Okay? So, abangan po natin si SECB o hintayin natin na bumalik sa 91 level. Ngayon, kung naman pong mag-breakout at bumalik sa ating colored box, so, dito na po natin yan ibebenta naman. Ano ba yun? That is around 11%. Okay? So, as mentioned, medyo down po yung mga banks ngayon, no? DD. Ayun, si DD. So, si DD, okay. So far, okay pa naman siya. Malapit sa support, no? Pero kung makakuha kayo na mas sobrang lapit dito sa color box, much better. Tapos, ibabato nyo po dito yan around 17 peso. That is around 12%. So, maghintay po tayo na lumapit siya around this color box natin. Ito. Na mas malapit dyan para mas maganda po yung gain natin, which is around 12%. Kung mag-breakout po itong 17 na yan, is pwede nyo iba to all the way dito yan, which is around 25%. So far, down din naman ang mga property, no? So, kung balak nyong mag-ipon naman, as much as possible, dito po tayo sa kukuha sa color box na yan. So, anything below that is your cut loss. And, let's see. Cut loss kayo around 4% or 5%. Around this area. Yun po yung cut loss natin. SMPH. Uy. Mag-i-11 p.m. na pala. Kaya pala nakakaramdam na tayo ng antok. Anyways, tuloy natin to. So, si SMPH, tingnan natin kung na-hit yung cut loss. So, hindi pa po na-hit yung cut loss, no? So, we are still in the game. Sabi natin, mag-aabang tayo dito. Tapos, ibabato natin doon. So, ito, tinamaan nyo nung Thursday yung entry natin, no? Pero yung cut loss, hindi pa tinamaan. So, okay pa tayo kay SMPH. Hanggat di niya tinatamaan itong cut loss natin dito. So, pag tinamaan yan, exit na po tayo. Okay? Siguro, tignan natin ito ng konti. Masyado siyang dark. So, gawin nating light. Yun. Okay? Isa pa pala. Sorry. Kung namang kaya nyo maghintay, if ever bumaba siya dito, this low, ibabato po natin yan dito. Ayan. Ayan. That is around 16%. So, medyo, alam nyo naman po, medyo down din naman ang business ng SM. So, affected talaga sila sa virus, no? Sa COVID. So, medyo matagal-tagal po ang recovery ng market natin. Okay? BLL. Ayun, si BLL. So, ito, tanggalin na muna natin. Tapos, sabi natin sana makakuha ka dito, no? So, yung candle natin nasa itong line natin. So, okay pa tayo dyan. Ibabato natin dito yan sa around 10. Around 390, that is around 10%. So, pag naman po tumuloy yan, is pwede niyang abutan ito, no? Itong ating 3.33 level. So, kasi po, tingnan nyo, kung titingnan nyo dito sa taas, meron po tayong trend line dyan, no? So, yan ang gusto natin sanang i-break niya. Linisin natin yung chart. Yun. So, yun po yung gusto natin sanang i-break niya. Kaya pinapakuha natin sana dito last time. Tapos magkaroon ng breakout, ibabato natin doon. Just so happen, no, nag-stay siya ngayon sa ating line. So, we might see some drop kung hindi mag-hold po itong around 350 level. Okay? So, pag hindi po nag-hold yun, kaka-cut loss kayo dito.
That is around 3%. Kung matotolerate nyo naman, ito eh, kung matotolerate nyo, isagay nyo dito, that is around 5% cut loss. Pero pag ganyan na, hindi na kayo magka-cut, mag-a-add na lang kayo ng position. Pero very seldom nating ina-advise yan. Kung kukuha kayo dito, at bumalik siya dito, pwede kayong mag-add position. So, pag nag-add kayo dito, ang cut loss nyo talaga na is, kasi 5% pa lang naman yan, so maliit pa lang. Pag nag-add kayo dyan, dito na po tayo magka-cut. Kunwari, mag-add kayo dito, dito na kayo magka-cut ng 5%. Yan. Okay? Nagigas nyo po ba? Ulitin natin. Kung kumuha ka dito, dapat ito yung cut loss natin, which is 5%. Pero meron tayong support sa 333. So, might as well, pag nagka-bounce dyan, mag-add kayo ng position nyo. Okay? At kung mag-add kayo ng position nyo, dito na po yung cut loss nyo, around 320. Okay? So, save natin yan. Next. Asep. Ayun, si Asep natin, no? So, hindi pa rin nahihit ang ating cut loss. Ito po yung cut loss natin. I-move ko lang. Makita nyo. Ito, yan. I-move natin. Natakpan na siya ng mga kandila. So, wala pa tayong cut loss. Ito yung target natin. So, ang inabutan niya lang is around 6%. Okay pa rin ang ating gain. Dito po yan, no? Dito, yan. So, stick tayo dito. Dito pa rin ang ating TP ngayon. Kung nag-hold pa rin kayo sa around 242. Tapos, ang cut loss natin is around 214. So, also, currently, nagsaside lang po muna tong si ating, anong tawag dito? Market, no? On a sideways siya, no? Nagre-range. So, nagre-range lang siya. So, kung kukuha kayo, ngayon, kung ma-hit tong cut loss nyo dito, at mag-bounce naman siya dito around sa 199, pwede po kayong kumuha dyan, tapos ibabato nyo dito sa 242. That is around 19%. Kung ganun po yung scenario, okay? Pwede naman natin siyang balikan pag na-hit yung cut loss. After ma-hit yung cut loss, kung magkaroon lang magandang entry, re-entry, eh, pwede naman po siyang pasukan ulit. So, tanggalin na rin natin ito. Okay? So, if you would notice now, also, meron tayo, ano ba ito, ayaw. Meron tayong currently nagsusupport dyan, yan. So, save na rin natin yan. Fruit. Ayun, si Fruit. Dito tayo kukuha dati, ito. At ito yung cut loss. So, currently, wala pa, hindi pa nai-hit yung cut loss natin, no? Markahan natin yan. Ito yung cut loss natin. Hindi pa nai-hit. So, okay pa tayo dyan. So, hold pa tayo. Pero, hindi tayo mag-a-add ng position, okay? Let's see kung magkaroon ng bounce dito at ibato niya dito yan. Ngayon, pag nag-bounce at bumalik dito yan, at kung dito kayo nag-entry, fair trade po ang tawag dyan, pwede nyo nang i-exit muna yung position nyo. Kung mag-bounce po yan at bumalik dito sa 129, kung dito kayo nag-entry, ha, so tingnan natin kung break-even kayo or talo pa kayo ng konti. So, kumita pa rin 3% to minus around 1% fee. Kumita pa rin kayo ng 2% or 1% dyan. So, fair trade lang po yan, no? Kung bumalik siya, okay, kung mag-bounce. Ngayon, pag na-hit tong cut loss, exit na po tayo dyan. Okay? Ganun lang. Save natin yan. Bicor. Interesting tong si Bicor kasi for how many? 2 years consecutive. So, nagkakaroon po ng play yan, start ng around November, October, mga ganun. Tapos, hanggang ano po yan, December. Ayan, mga yan, oh. Yan. So, ang tanong lang is, uulitin niya ba yung mga move na yan? So, kung gusto nyo, slowly, bili-bili kayo ng Bicor, no? Slowly, hanggang dito lang, yan, sa level na yan, 199. Diyan lang kayo kukuha. Okay? Tapos, ang lowest is 180. Pero para sa atin, ayaw na natin bumalik sa 180 yan. So, kukuha lang tayo sa 199 or around ano to, 2 peso.
Tapos, kakatlos kayo dito. So, kukuha kayo dyan. Kunwari, makakuha kayo dito. Ito is around 15% na agad, no? Cutloss po tayo dito, around 5%. Yan. Okay? Tapos, kung mag-hit niya yung TP natin dito na around 3 peso, 3.22, that is around 61%. Yun po yung habang natin kay Bicor. So, kung gusto nyo, bili kayo yung paunti-unti. At hopefully, kagaya ng sinabi natin is around November, October, November, mag-i-start na po magkaroon ng movement niyan, no? Dito, November siya nag-start. Dito, last week of October. Then, from November onwards, dumiretso na po yan. So, tignan na natin yung gain niyan. Mula dito, that is around 124%. And here, nung nag-breakout doon, that is around 150%. So, laging 100%. Kung ganun, mangyari yan, 100%. So, itong projection natin na 61% na yan is pwede pang umangat pala yan ng around, let's see, 127%. So, save din natin. So, yan po yung abangan natin. Okay? BHI. Ito si BHI nilaro, no? Tingnan natin. Ito yung plan natin dati. Ito po yung TP natin. No? Hindi niya inabutan itong 38%, pero inabutan niya itong ating 34% highest. So, congratulations po sa mga kumita. No? Ito yung cut loss natin, 0.02. So, hindi na hit yung cut loss. So, currently, bumabalik siya. So, hopefully, ang mangyari kay BHI is gumawa po siya ng uptrend na scenario. Meaning, magkaroon na ng high dito, low, high, low, high para ma-hit tong ating 56%. Kasi if not, baka bumalik po yan dito. Pag bumalik dito yan, pwede kuha kayo uli tapos ibabato nyo uli dito. Tapos same cut loss natin is around this area which is around 0.022. Okay? Save natin yan. And next, Excel. Ayan pa ito, ayaw. So, as mentioned, nabasag na itong ating mga colored box. So, so far, kung gusto nyo talaga ito, pangit na ng galaw niya, eh, no? Dito, pag-abang po kayo around that area. Ayan. So, kung kukuha kayo dyan, around that, so, syempre, ito na yung ating TP, 27%. At ang cut loss nyo po is around, let's see, around 4-5%. So, lagyan natin annotation. Wait here. Yan. Okay. Yan po. Ano bang earnings nito? So, negative yung earnings. Positive yung 2019. 2020 negative. Yun na po muna tayo sa Axelum, no? Pangit, nabasag itong ating colored box dito. Hindi nag-hold. Holcim. Etong si Holcim. So, ang dami nating ano, no? Ito, tanggalin na natin. Ito. Wait. Meron tayong isa dito, no? Ito yung TP natin. Ayun, no? Yun. So, hindi niya inabot ng sagad hanggang ano lang siya, 10%. So, congratulations. Yung mga kumuha po dito, nabato dito, no? So, meron tayong 10%. Now, nabasag po itong ating 5.14 level. So, hopefully, no? Pumunta siya dito sa 4.24 this level. Tapos, ibabato nyo po dito yan sa 5.14. Which is around 21%. So, tingin ko medyo mura na to, bargain na. Pero kasi syempre, wala namang masyadong nagpapagawa ngayon, no? Semento. Tingnan nga natin ang ating book value nito. Tingnan natin.
So, ang book value niya is 438. So, mataas pa pala sa book value. Ito pala ang book value niya, 4.38. Okay. So, kapag ito is pumunta dito sa level na to, which is save na siya ng ano niya, book value. Okay. So, pag pumunta siya dito, pwede kayong kumuha ng konti or kung gusto nyo, i-hold nyo. Tapos, hintayin yung lumakas yung construction uli. Or, mag-quick profit kayo sa 5.14, which is 21%. Or, pwede nyo isagad sa 6 peso level, which is around 40%. Yan. Okay? Lapit na pala siya sa book value niya. Ali. Di pa ba natin narot si Ali? Ayun, si Ali po, na-hit na yung cut loss, no? Ito. Kita nyo yan? Yan. So, na-hit yung cut loss, exit na tayo dyan. So, anong hinihintay natin ngayon? So, na-hit na po yung cut loss natin. Extend ko lang tong. So, ang gusto lang natin uli ngayon kay Ali is sumampa siya uli dito sa colored box tapos ibabato po natin siya dito. Which is around 9%. Okay? Pero kung ako tatanungin dito, pwede kayong maghintay dyan. 31. Ito yung 31 level na to. Ito na yung pinaka last support sa nakikita natin. Ang maganda lang, hopefully, is magkaroon ng breakout. Yan. So, sana magkaroon ng breakout dyan. Pag nagkaroon ng breakout dyan, pwede nyo pong ibato dyan dito. So, kaya ang entry po natin is on the colored box. Ito po. Itong 3.23 or 33 peso and 23 cents. Around that level. Okay? Ngayon, pag ano po, cut loss nyo dyan, kung dito kayo kumuha, sasagay natin dito yan. That is around 6% cut loss. Dito naman, ibabato nyo dito yan. That is around 14% gain. Okay? So, yan. Tingin ko palitan natin ang kulay yan para hindi siya nakakalito. Gawin natin blue. Yun. Okay po. So, hintayin natin siyang sumampa sa color box. And that's it. So, marami po salamat sa inyong pakikinig. At sana po makatulong itong ating stock review na to sa inyong trading this coming week. At marami po salamat sa support. Good night and God bless.